Good everyone, ito ulit ang inyong pambansang paid tutor, Rica Marquez, and welcome po sa ating munting channel, Tulay sa Tagumpay. Today po, magsishare ako sa inyo ng munting video para po sa kung paano mapantay ang masilya sa kahoy, okay? Pero kung bago kayo sa ating channel, makisuyo po ako makapindot ng subscribe at syempre notification bell button para po lagi kayo updated sa ating mga simple tips na mga video para po sa inyo. So, kung magpasalamat sa lahat po ng mga subscribers, sa lahat po ng tumatangkilik sa ating mga video, no? Maraming salamat po sa inyo. Today, pag-uusapan natin ay yung wood filler, no? Wood filler. Okay? Ito po ang masilya na to ay pang DIY, single component, isa lang pong ano 'yan, nag-iisa lang 'yan, lacquer base 'yan. Pag binuksan mo, is ready to ano na yun, no? Kung mapapansin nyo, ito yung puwet. Ito naman yung harap, no? Pag binili nyo sa tindahan, baligtad talaga yan. Huwag kayong magulat kung baligtad yan. Kasi ang resin na ito, bumababa. So, ang ginagawa ng manufacturer, binaligtad yan para yung nasa ila, walang maiiwan, no? Pag ginamit mo yan hanggang loob, hanggang ano, magagamit mo siya. Hanggang pinaka ilalim, no? Hindi siya maglalata. Okay. So, single component siya, yung wood filler. Okay. Medyo ano siya sa ilong, no? Mabango siya kasi aromatic po yung ano na ito. Ang lacquer kasi aromatic 'yan, no? So, aromatic solvent pero bad for health na lagi nang anuhin, pwedeng ano yan, hindi maganda sa ating lungs, okay? So, ito po yung kulay niya. No, ito po yung kulay niya. Maano masyado sa video. So, ito yung kulay niya, parang ay ano, yellow siya, no. Pag natuyo yan, magda-dark siya. Okay, parang light brown, no. So, ito yung kulay niya, paano ba? Tama ba? Yan, ganyan. Okay? So, yun yung kulay niya. Tingnan mo, kung ito yung wood mo, tapos ito yung kulay ng masilya mo, yan, magkalayo, di ba? So, ngayon, ang gagawin natin is papantay tayo sa kulay dito. Okay? Ngayon, bago ako nag-start, kailangan isasara yan pagkatapos gamit kasi lacquer base siya. True evaporation po yan. Pag ano, hindi mo anuhin, matutuyo yung ibabaw. Dapat pag kumuha ka, sara ka agad para hindi siya ma-expose sa air. Okay? Now, bago ako mag-video, gumawa po ako ng sample. Ito yung kahoy natin. So, ito dry na siya. Itong part na to. Yan. Ito yun pag natuyo. No? Ibig sabihin, ito yung kahoy mo, ito yun na pag natuyo. So, iba ang kulay niya. No? So, ibig sabihin, paano natin gagawin na papantay ang kahoy? Halimbawa, pag dumating sa part na iba yung kulay, bawa dito, iba yung kulay, no? So, magmi-mix tayo para pumantay yung kulay. Now, ngayon, paano gagawin yon? Okay, so, let's, ano, gawa tayo ng konting, ano, anuhan natin tong, ito may mga butas pa dito, no? Anuhan natin yan. Okay, ang problema kapag kabutas, kalimbawa ito, malalim na pako po ito, no? So, ito yung lalagyan natin ng masilya. So, kaya ang mapapansin nyo, may mga ganito. Kasi, nilalagyan ko yan para hindi po masyadong lumamo ng maraming masilya. No? Inaano natin yan, pinapantay. Inaano. Pinapasakan para ang masilya hindi niya masyadong sisip-sipin. O madali ang process. Kasi kung malalim yan, ang process sa pagmamasilya, dahan-dahan yan hanggang mapuno. No, so ito hindi ito mapupuno basta-basta. Katulad nito, talagang ano, nasa ilalim pa 'yung ano, bukas pa 'yung ano ng pako, no. Then puputulin natin 'yan. Yan. Okay, so ito na yung lalagyan natin ng silya, itong ano na to. Okay,
Now, para gagawin yan, syempre, kailangan may sandpaper ka. Maliit lang yung liha ko kasi maliit lang naman yung kakailanganin natin. At mga, ano, mga pan, ano lang, pang halo, no? At, or, tapos, kung ito, pati knife, no? Ito. Okay. Okay, so, start natin. Buksan natin to. Yan. Dahil locker siya, so locker base din, auto locker ang gagamitin natin na panghalo. Ito kasi may mga kulay to eh. So, but this time, kailangan lang natin ilalight. So, white ang dala kong locker base na pintura. Okay. Yan. So, lagay tayo. Lagay tayo na ito. O, syempre, una natin titingnan kung gaano ka-light yung kahoy natin. Anong kulay ng kahoy natin. Para yun yung gagayahin natin. Kung ma-dark to, ibig sabihin, titingnan natin kung anong kulay ang pwede natin gamitin. Kasi ito, light siya. Parang, ano siya, parang gatas. So, kailangan natin ng light lang din na ano. And syempre, titingnan natin kung gaano karami yung kailangan natin para hindi masasayang. So, this time, ito lang karami ang ginawa ko. Okay? And, syempre, papatakan natin ng white. Mas maganda kung may mga ganito kayong karton para madali siyang itapon. Okay? And, halo. Dahil ano lang siya, mga butas-butas lang. Palagay ko ito, okay na siyang okay na siyang pang diretsong ilagay sa ano, itakip sa butas. So, yan. Yan, oh. Sige, nag-light na siya, di ba? So, ganyan yan. Oh. Tapos, titingnan natin, pantay na ba? Di ba? Titingnan natin yan, pantay na ba? So, kulang pa ng white ng konti. Kung mag-wood stain kayo, bago kayo mag-wood stain, mag-filler. Antay na ba siya? Kunti pa. Naano na yung ilong ko sa lakas nung ano, nung solvent ng ano, ng lacquer. Okay, so medyo ano na siya, medyo pantay na siya. Okay. Oh, tama na siya. Medyo dark pa nga, medyo ano pa. So, pwede pa siyang lagyan, no? Yan. Siyempre, nagdidepende din sa brand kung anong brand, kung gaano ka light o ka dark tong kulay ng ano, ng body, ng wood filler. Okay. So, ito siya. Okay, medyo pantay na siyang kulay. So, depende sa inyo kung paano nyo siya ipapantay, gaano ka kulay. But then, yung process is ganun lang. Dahil lacquer base to, lacquer din yung ating pang, ano, pang kulay. So, yan. Ito, itong kulay na to, itong kulay na to, isara na natin para hindi masasayang at saka medyo mabaho, masakit sa ilong. Maruko pa paliwanag nyo. Okay, yan, kagandahan kapag ka-karton. Ayan. So, yan. So, tingnan mo, ito, yung original na kulay ng, ano, ng masilya. So, madark siya, malayo siya dito sa kahoy. Ibig sabihin, pag inano mo yan, kita, parang may mga pinagpakuan. Ito yung mga ginagamit sa mga, kunyari ito, yung ulo ng tako, di ba? Ibabaon, tapos lalagyan ng masilya.
So kapag ka ananin mo, makikita mo parang may ulo din ng bako, 'di ba? So unlike ito, katulad na ito, ito minix na po natin ito, itong part na to. So let's try kung anong resulta makita natin. Let's try to sand, no? Pero ito kasi hindi masyadong na ano to, hindi masyadong natakip. Dahil hindi ko nilagyan yung butas ng body filler ng ano ng yung parang stick na maliit, yung tusok. Okay. Okay, ito yung part na nahalo natin, na lagyan ng ano ng body filler, ano, wood filler, at yung kabila naman ang walang wood filler. So mabilis siyang matuyo. Ito yung nilagay natin ngayon lang. Nag-start na siyang mag-solidify. Yun. So tingnan po natin yung difference nung ano natin. So ito yung original na kulay ng ano ng wood filler, at ito naman yung mga hinaano natin, itong nilihaan ko ito sa part na baba. Ito yung hindi natin niliha, yung sa taas. Ito naman yung sa baba yung niliha. So ibig sabihin, pag ito binarnish natin, hindi siya makikita. Di mo mapapansin na merong aduktong, no? Di mo mapapansin. So ganun lang po ang pagpapantay. Ibig sabihin, kung halimbawa ganito, medyo tumama yung pako sa may brown ito. Ibig sabihin, so pwede na yung ano, pwede na yung ito. Pero titingnan din natin kung maghahalo pa tayo, no? So, ibig sabihin, depende. Kunyari, anong kulay ng kahoy, depende ang pangahalo mo. So, this time kasi light yung color ng kahoy natin, so puti yung ginamit ko. Ibig sabihin, pwede kang gumamit ng brown, pwede kang gumamit ng yellow, pwede kang ma-red-red, no? So, meron po tayong video regarding po sa pagmimix ng color, no? But then yung minix natin doon is latex, no? Or yung water base, no? Pero yung process parehas lang, kahit mag-lacquer ka o ano. So parehas lang po ang, siyempre, yung green, paano may halo yung green, anong lalabas yung green at saka white. So ganun po 'yon, no? But this time lacquer sa lacquer po ang ating hinalo, no? Lacquer base kasi yung wood filler, at lacquer base dapat ang ating panghalo, no? So ito na yan, no? Hindi mapapansin pag naglagay tayo ng varnish. So yun lang po ang pagpantay ng kulay para po sa ating wood filler, sa ating kahoy. Sana po may natutunan kayo, at kung may mga tanong kayo, just comment below lang po, at sikapin po nating masasagot yan. Okay, so yun lang po. Maraming salamat. Ito ulit ang inyong pambansang paint tutor, Reyka Marquez. Good day.